Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, November 24. Ang Ebanghelyo ay Luke 21:20-28. Sabi ng Ebanghelyo, "Then there will be signs in sun and moon and stars and on the earth, anguish of nations, perplexed when they hear the roaring of the sea and its waves. People will faint with fear at the mere thought of what is to come upon the world. For the forces of the universe will be shaken. Then at that time, they will see the Son of Man coming in cloud with power and great glory. So when you see these things begin to happen, stand erect and lift up your heads, for your deliverance is drawing near." Samantalang yung mga tao ay halos hinihimatay sa takot, perplexed. They will hear in anguish. People will faint with fear at the mere thought. Sa isip lang hihimatayin dahil sa kanila disaster, katapusan. Yun po yung kanilang interpretasyon. Ang mga bagay nangyari bilang parusa, bilang pagtatapos, bilang disaster. Iba yung pananaw ng isang Kristiyano. Pag narinig mo yung mga bagay na yan, tumindig ka. Itaas mo yung paningin mo. So you will stand rather than run. You will prepare for a blessing rather than for disaster. You will face it rather than hihimatayin. You will look up rather than run looking down dahil feeling mo katapusan ng mundo. Yun ang kakaiba ng isang tao may pananampalataya sa isang taong walang pananampalataya. Paano humaharap sa mga matitinding pangyayari sa buhay? Ang tao may pananampalataya, naramdaman ng takot ba? Yes. Naramdaman din ng pangaba? Yes. Pero pag dumating ang disaster sa buhay, anumang disaster sa buhay, tumitindig at tumitingala. Dahil alam niya nang darating ay ang Panginoon at ang kanyang mga bendisyon. Kaya hindi hinihimatay ng takot. Hindi hinihimatay in advance. Hindi siya nawawala ng tiwala at pag-asa dahil sa matitinding pangamba. Naramdaman ba ng takot? Yes. Naramdaman pangamba? Yes. Pero siya ay tumindig, tumingala, nakahanda dahil alam niya ang darating ay ang Panginoon ng langit at lupa. And everything is under the power of our God. Kung nagustuhan mo ang video nito, please pass it on. Isang click lang. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.